So, hello, hello, what's up, mga kadreaders? So, alam nyo na kagad ang aking vlog. So, tayo mag-change rin ng ating motor at gagamit tayo ng Zeek na M9 na Racing Edition na 10W50. So, yun ang gamit ko, mga kadreaders. So, papakita ko lang tong harapan ni Sniper at yung gagamitin ko lang is at yung Yamaha na oil filter. Yan. So yan, umpisa na natin. Gamit tayo ng 19mm na socket wrench, mga kadreaders. So yan, 19mm. Kitang-kita naman. Malinaw na malinaw. So, yan. Plyman. At ang aking gamit na socket wrench is Plyman. So, Plyman. Baka naman. Joke. Char. So yan. So, ayos ko lang ng pwesto yung camera. Para maumpisa na natin. So, pasok lang natin itong 19mm at make sure natin nalapat. So, ang tulak niya na pagluwag pala niya, mga kadreaders, is clockwise. So, yan. Paluin nyo lang na. Pakanan. Papuntang kaliwa. So, kanan. Yan. Papuntang kaliwa. So, clockwise ang ikot, mga kadreaders. So, yan. So yan, gamitin na natin nung pinakadulo. So, kamay na natin, mga kadreaders. Okay lang yan. Mas mainam pag kamay, hindi naman mapanis yan. Hindi naman mapanis yan, mga kadreaders. So, make sure pala natin, mga kadreaders, na ano, na dahan-dahanin natin. Kasi may spring yan. So, yung spring na yon, malaking tulong na, mga kadreaders. So, ipapaliwanan ko rin mamaya kung anong tulong na at kung bakit meron nun sa ating Sniper o sa Yamaha. Sa lahat ng Yamaha meron yan, mga kadreaders. So, tsaka laging may oil filter sa loob. So yan. So kukunin ko. Kitang kita nyo naman, mga kadreaders, na malinis pa yung langis ko. Medyo okay-okay pa yan ng konti sa mga hindi maaarte. So yan. Yung nalaglag na sinasabi kong spring. Yan ako. Pina-wash ko ulit sa tumutulong langis. So, yan. So, kitang-kita nyo naman yung langis. Hindi ganun kaitim, mga kadreaders. So, mild-mild pa siya ng konti. So, kaya pa ng mga ano. Kaya pa ng mga hanggang susunod na taon. Joke. Joke lang, joke lang. So, dito tayo dumako sa oil filter. So, gamit tayo ng 8mm. So, una akong luluwagan, mga kadreaders, itong pinakamahabang tornilyo. So, yan. Andahan lang natin ng konti. So, yan. Ang ikot pala niya, mga kadreaders, is counterclockwise. So, kanina clockwise. So, ngayon counterclockwise tayo. So, yan. Lalagyan lang natin. So, yung dalawang nasa, ano, nasa dalawang gilid. Yung nasa taas tsaka nasa baba na isa. So, okay lang magkapalit yun. Basta wag lang isa. Tsaka hindi nyo naman, mapapansin nyo naman siya na hindi papasok talaga, mga kadreaders. So, yan. So, pag tinanggal pala natin yan, mga kabreeders, make sure lang natin na ano, na dahan-dahanin kasi yung oil seal niyan, eh, baka mamaya masira or mapunit. So, maaga tayong bibili kung medyo malayo-layo ka. So, yun lang. Joke lang. So, ayan, dahan-dahanin lang natin, mga kabreeders. So, pagtanggal, dahan-dahan. So, yun, oh, kita nyo, di ba, dumidikit yung oil seal na yan, mga kabreeders. So, yun. So, sahod lang natin na maayos at tik-tik natin to para mamaya pag pinuno natin hindi masyadong malangis yung ating basahan. So, yan. So, kita nyo naman, mga kadreaders, ganyan din kung paano nyo hihugutin yung oil filter, ganyan nyo rin ibabalik mamaya yung bagong oil filter. So, yan. Tinitik-tik ko. Papakita ko sa inyo kung gaano. Hindi pa siya ganun kadumi. Choke. So, medyo madumi na rin siya, mga kadreaders. So, tama-tama na rin palitan. So, yan. So, goods na goods yan, mga kadreaders. So, Yamaha. So, baka naman. Joke. So, chair lang. So, yan, mga kadreaders. Tik-tikin lang natin. So, tapon na natin to. At pag tinapon natin yung mga kadreaders, huwag basta-basta ilagay niya sa tamang basurahan. So, yun lang. Yan. Tinitik-tik ko lang mabuti. So, punasan natin, mga kadreaders.
punas-punas para salpakan natin yung bagong oil filter. So ayan, kitang-kita nyo, malinis na malinis, walang bahid na mali siya, diba? Pag talagang ang gamit mo, mga kadreaders, is fully synthetic, napakalinis ng anong motor mo. So ayan, gamit tayo ng Yamaha, syempre, genuine fork. So ayan, tamang pagsalpak, mga kadreaders, sa labas yung may butas na part. Ayan, ganyan. Para yung dowel ng ating oil filter cap o yung pinakalak ng ating oil filter, yan, papasok yan doon. So, hindi naman kayo maliligaw, hindi rin kayo malilito. So yan, pasok lang natin. At pag pinasok nyo pala ito, mga kadraders, make sure nyo lang na lapat na lapat or pantay yung pagkakalapat ng ating oil filter cup. Kasi alam nyo na, baka may tendency na ano, na magkaroon ng singaw. So yan, una ko na sinalpak yung pinakamahaba para hindi na kayo malito, mga kadraders. And hand tight lang lahat, mga kadraders. Mas maganda yan. Mas mainam. So, yung iba, salpak na rin natin. So, mamaya na natin gamitan ng ano, ng socket wrench. So, sa gaya na sabi ko kanina, okay lang magkapalit, mga kadraders. Wala namang problema yung dalawang magkatabi. So, yan. And okay lang magkapalit yan. Pares lang ng size. So, stainless na rin pala yung ano ng mga kadraders, yung pinakanat natin sa sniper. So goods na goods ang update ni Yamaha dyan. So mainam na mainam, tsaka pine thread ang gamit. So yan, higpitan natin to sa baba. Huwag mo nang hapit na hapit. So sakto lang. Takto lang na kumapit. Yan. And then higpitan na natin sa dulo. Yun. So sabay-sabay na natin. Para goods na goods na. So mahigpit na yan. Yan. Tinuturo mga kadraders. Kitang-kita nyo, pantay siya. So goods yan, mga kadraders. Goods na goods yan. Kasi may tendency na sumingaw yan. Magkaroon ng leak. So, yun lang iniwas natin. Double check natin ng pagigpit. Para naman, sure ball. Na sure ball. No? Wala tayong maiwanan o makaligtaan. So, yan. Punasan natin mabuti. So, pasensya na kayo. Kinuha ko pa yan sa kapitbahayan. Pamunas na yan. Hindi. Char lang, mga kapit. Char lang. So, yan. Punasa lang natin mabuti. So, kaya ko rin pala ito chinese all, mga kadraders, ay may upcoming ano ko rides kami ni Jillian o ni Sniper 15, so ni 155. So stay tuned sa aking channel. So please don't forget to like and share, subscribe and hit the bell icon para lagi po kayong updated sa aking mga video. So yan, mga kadraders, yan. So, luwagan din natin to, mga kadraders. Yan, punasan na natin tong oil repealing natin, mga kadraders. Yan, so taas baba natin para walang matirang mga langis, mga kadraders, bago natin takpan yung sa ilalim. So yan, left, right, left, right, left, right, left, right. Yan natin, mga kadraders, kung kaya, kung pwede nga itaktak, itataktak ko yung joke. Hindi, mga kadraders. So, may technique dyan para, dahil wala tayong compressor, gagawin natin compressor yung ating sarili. So, ihipan natin yung mga kadraders. So, ganito. Ganito ang tamang pag-ihip. Ganito. Ganito. Yan, so higit tayo ulit na hangin. Medyo ano. So make sure natin na ano. Hipatin na ulit, mga kadraders. So yun, wala na. Patak-patak na lang yan, mga kadraders. So sinusurbol ko lang, ayaw kasing may matira ng konti, mga kadraders, para yung langis natin is talagang totally na malinis yung sa loob. So, kung may matira mang konting ano, na excess nung nakaraan, eh, okay lang yung konting-konti lang yun. Gaya sabi ko, wala tayong compressor to. Sarili natin gamitin natin compressor. So, yan. Goods na, mga kadraders. Lipat tayo sa kabila. So, yan, mga kadraders. Yan, dumako tayo dito, mga kadraders. So, yan. Pinupunasan ko lang. And then, ipapaliwanag ko kung bakit maganda yan. So, yung
at bakit may spring. So yan ang tamang pagsalpak mga kadraders. So bakit yung spring na yan mga kadraders, yan yan e nandyan. So yung, ang spring na yan mga kadraders, nakakatulong yan para magbigay ng tension sa ating lock oil o sa ating yan sa nut na yan o dyan sa naman tawag yan sa oil drain plug natin pala mga kadraders. So siya yung nagbibigay ng tension kung pina change oil niya sa iba o kaya nag-change oil. Tapos hindi siya masyadong nahigpitan. So pag hindi siya masyadong nahigpitan mga kadraders, dahil may langis niya sa baba, so may tendency na tumagas o tumulo. So may kita niyo sa mga kadraders. So yung nagpupush, gaya kanina nung nilulubagan ko siya, diba, wala pang tumutulong langis. So goods na goods siya mga kadraders. So salut ako kay Yamaha dyan. So lahat ng Yamaha ganyan. So yan. So salpak na natin mga kadraders. Let's go. Yan, sinisipat ko kasi medyo may tension nga yan, kadraders, medyo may laban-laban ng konti. Yan, nakasalpak ko na. So, syurburin lang natin na may higpit. So, gamitin na natin na socket range. So, wag naman sobrang higpit. Baka ma-lost thread nyo naman mga kadraders. So, sakto lang. Ako, pinakikiramdaman ko lang yan. So, yan. Natansya-tansya ko lang kasi ayokong magkaroon ng aberya sa labas ng kalsada o sa biyahe. So, sinisurbul ko na mahigpit at sakto yung pagkakahigpit. So yan, naalog-alog ko ng konti. So susurbulin ko pa rin yan mga kadraders. Ayun o. Oh. Yan, susurbulin ko ng susurbulin yan. Susurbul tayo, joke. Char lang, char. So yan. So, ayun. Diba? Mga kadraders. Tapos dumako na tayo sa mga sa kabila mga kadraders, magsali na tayo ng langis. So, yan mga kadraders. So, sinadisan ko na si Jillian ng ating Sniper 155 para yung langis eh walang matapon. So, yan gamit ko Izik na M9 na 10W50 fully synthetic racing edition. So, goods na goods yan. So, Zik, baka naman marinig niyo ako, joke. Char lang. So, Zik. Yan ang gamit ko since sa mga motor ko rin. And rin, yan na rin ang gamit ko sa iba kong motor. Yan na rin ang gamit ko, Zik. Yan. So, yan. Kitang-kita nyo mga kadraders, yung langis. So, gold na gold. Malinis na malinis. Fine na fine yung kanyang pagkaka-fluidity. So, yan. Sinusurbol ko lang na walang natitira dun. Kasi sayang. Sayang. Medyo mahal, joke. Mas mahal pa rin yung sa iba mga kadraders. Eto, sakto sa budget. So, fully synthetic. Good na good sa ako dito. Goods na goods ako. So, yan. So, yan. So, yung oil cap natin dito mga kadraders. So, yan. Ihigpitan natin yan. So, pag hinigpitan pala natin siya mga kadraders, gamit tayo ng basahan tsaka flies. So, bakit ko nasabing lagyan nyo ng basahan? Para hindi masira yung pinaka oil cap natin o pinaka lock sa langis, sa linan langis. So yan, at the same time kaya ako ginagamitan ng flies para yung iba na gustong pagtripan yung ating motor o may gusto mang manira or what, yan ito yan, cold start yan mga kadraders. Hindi ko pa pinainit yan. So, let's go, start na natin. Pangalawang chance oil na may sniper. Ito lang, 1.1 lang na nagbibili ko yung 1.2. Okay, sa akin, diyan ko pinagbatay na maganda yung pagkakabreaking na ginawa ko dito. So, nag-pay out yung mga ginawa kong pagbreaking sa akin. Normal lang yung tunog. Normal lang yung tunog mga kadraders. So, mas kabila. Normal lang. Kalabising, walang ano, kahit anumang sa tensioner. So, diyan ko na sasabi na nagpi-pay out yung pag ano ko ng magandang langis. So, medyo expensive, hindi naman expensive na totally expensive talaga.
Si 370, abot kayang langis naman si Zeke na fully synthetic. So, ayos na ako doon. So, hanggang dito na lang mga kadriders. So, I hope na may natutunan kayo kung paano i-chase si Sniper. So, hanggang dito na lang mga kadriders. Peace out mga kadriders. Maraming salamat. So don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video mga kadriders. So dito na lang mga kadriders.